Alden Richards at Catherine Bernardo. Tuwang-tuwa sa tagumpay ng negosyo ni Daniel Padilla sa Middle East. Daniel Padilla, nagbigay sorpresa na billboard kay Catherine. Nakiusap ng second chances pa. Alden Richards at Catherine Bernardo. Tuwang-tuwa sa tagumpay ng negosyo ni Daniel Padilla sa Middle East. Sa isang masiglang pag-usbong ng buhay sa negosyo ni Daniel Padilla sa Middle East, tila masigla at masayang iniulat ni na Alden Richards at Catherine Bernardo. Ayon sa mga pahayag ng magkasintahan, bumabalik na ang sigla ni Daniel dahil sa tagumpay ng kanyang mga negosyo sa nasabing rehiyon. Ipinarating ni Catherine Bernardo ang kanyang kasiyahan sa pag-usbong ng negosyo ni Daniel sa Middle East. Nakakatuwa talaga na makitang lumalago at umuunlad ang mga negosyo ni Daniel Padilla sa Middle East. Alam mo yun, parang nagiging inspirasyon siya sa amin ni Alden, ani Catherine. Hindi rin napigilan ni Alden Richards na ipahayag ang kanyang kasiyahan para kay Daniel Padilla. Sobrang saya namin para kay Daniel Padilla. Nakakatuwa na napakasipag niya at nagtatagumpay sa kanyang mga negosyo doon sa Middle East. Isa siyang huwaran sa industriya, sabi ni Alden. Sa mga ulat, kitang-kita ang pagiging masigla at masaya ng dalawang kilalang personalidad sa showbiz sa pag-usbong ng negosyo ni Daniel. Tilang nagiging inspirasyon ito sa kanilang sariling karera at nagbibigay ng positibong pag-asa sa industriya ng negosyo, lalo na sa Middle East. Sa kabuuan, masasabi na ang tagumpay ni Daniel Padilla sa kanyang mga negosyo sa Middle East ay nagdudulot ng mas maraming rason para ipagdiwang ng magkasintahan na sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Isang malaking yugto sa karera ni Daniel Padilla ang kanyang pinakabagong investment. Isang negosyo sa United Arab Emirates. Ang tanong ng karamihan, mag-for-good na nga ba siya roon? Ito ang laman ngayon ng Twitter, kung saan kumakalat ang mga litrato at video ni Daniel na kuha ng kanyang masigla at masayang mga tagahanga. Hindi lang basta investment, kundi isang buong business venture ang ibinukas ni Daniel sa Middle East. Ang bagong negosyo niya ay may kinalaman sa mga pampalasa o spices, isang konsepto na tila nakapukaw ng interes ng marami, lalo na sa mga kababayan nating Filipino at mga residente ng Middle East. Masasabi nga na tagumpay ang opening ng bagong business ni Daniel sapagkat maraming sumuporta mula sa kanyang mga tagahanga. Mula sa mga simpleng tagahanga, mga loaner, hanggang sa mga naging negosyante na nagbigay ng suporta at pagmamahal kay Daniel sa kanyang bagong venture. Higit pa sa pagiging negosyante, tila nag-level up din ang pagsikat ni Daniel sa Middle East. Isa itong pagkakataon para sa kanyang mga tagahanga na makilala siya ng mas malapitan. Hindi lang limitado sa pagbibigay ng permang suporta. Pati na rin ang pagbibigay ng oras at pansin ni Daniel sa kanyang mga tagahanga. Mula sa simpleng pagpapapicture, pagbibigay ng video greetings, pag-shake hands, pagyakap, at pakikipag-usap, lubos ang paglaan ni Daniel ng oras para makipag-engage sa kanyang mga taga-suporta sa Middle East. Ito ay nagpapatunay lamang na bukod sa pagiging negosyante, patuloy pa rin ang pagiging maalala at malapit sa puso ng kanyang mga tagahanga para kay Daniel Padilla. Sa kanyang bagong business venture sa United Arab Emirates, tila mas naging masigla at mas malapit sa puso ng mga tagahanga si Daniel. Isa itong yugto ng kanyang karera na nagdudulot ng inspirasyon at kasiyahan, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga ingay at spekulasyon na bumabalot sa mundo ng showbiz, nananatili ang kahanga-hangang pagkakakilala kay Daniel Padilla bilang isang taong tunay na napakabait. Hindi lang sa kanyang mga kapwa-artista, kundi pati na rin sa mga ordinaryong manggagawa tulad ng mga security guard at tagalinis sa airport. Sa kanyang paglalakad sa airport, tila isang karaniwang araw para kay Daniel ang makipag-ugnayan sa mga nagtatrabaho roon. Hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng kaway o bumati sa mga ito, nagpapakita ng simpleng paggalang na nakapagpapakita ng kanyang kahinahunan. Ito ang isang aspeto na nagbibigay inspirasyon sa marami, at sa ngayon, mas marami ang humahanga kay Daniel dahil sa kanyang totoong pagkatao. Bagamat nababalot ng mga intriga at paninira ang kanyang pangalan, nananatiling tahimik si Daniel sa gitna ng ingay.
hindi siya nagpapadala sa mga negatibong komento at kwento tungkol sa kanya. Sa halip, mas pinipili niyang manatiling focus sa kanyang trabaho at mga proyekto. Sa mga positibong komento at tagumpay na tinatamasa ni Daniel, hindi siya nagiging arrogante o mapagmataas. Nanatili siyang nagpapakumbaba. Hindi nagbabago ang kanyang pagkatao kahit na binabati ng sambayanan sa kanyang mga nararating. Ayon sa kanyang mga tagahanga, ang lahat ng paghihirap niya ay sulit at nararapat lang na siya ay binibigyan ng mga biyaya na tinatanggap niya ngayon. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nakakalimutan ni Daniel ang kanyang kasama sa buhay na si Catherine. Magkasama silang nagtataguyod ng kanilang mga pangarap at nagtatagumpay sa kani-kanilang larangan. Ang pagmamahalan at pagtutulungan ni na Daniel at Catherine ang nagbibigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Sa mga naglalakbay na tagumpay ng kanyang career, kamakailan ay ibinukas ni Daniel ang isang bagong business sa ibang bansa. Isa itong bagong yugto sa kanyang buhay na hindi lamang nagbibigay ng karangalan sa kanya, kundi pati na rin sa industriya ng showbiz sa bansa. Sa lahat ng mga sumusuporta kay Daniel, inaanyayahan ka naming magbigay ng iyong komento at pagbati sa kanyang bagong tagumpay. Ito ang tamang panahon na ipakita ang suporta at pagmamahal sa isang artistang nagtatagumpay at nagbibigay inspirasyon sa marami. Daniel Padilla, nagbigay sorpresa na billboard kay Catherine. Nakiusap ng second chances pa. Sa isang nakakakilig na kilos, ipinasilip ni Daniel Padilla ang kanyang pag-ibig kay Catherine Bernardo sa pamamagitan ng isang mataas na billboard na kumakalat ngayon sa social media. Ayon sa mga ulat, naglaman ito ng mensahe na nagmumula kay Daniel mismo na tila nagpapakita ng damdamin na umaapaw sa pagmamahal. Sa billboard, nakasaad ang pagmamakaawa na hindi sila maghihiwalay, isang pagsusumamo kay Catherine na hindi raw dapat mag-break. Ang nasabing billboard ay itinayo sa Metro Manila na nagbigay daan sa masusing spekulasyon ng nakararami. Dahil sa mataas na halaga ng billboard na umaabot sa 6 na digit, agad na umusbong ang teorya na mayaman ang nagpatayo nito. Marami ang nagsasabing posibleng si Daniel Padilla ang naglaan ng malaking halaga para sa makulay na pahayag ng pag-ibig na ito. Hindi raw kayang pundohan ng isang karaniwang tao ang ganitong uri ng romantic gesture. Sa kabila ng mga pagdududa, marami ang kinilig at umaasa na ito ay tanda ng pagbabalik-tambalan ni na Daniel at Catherine. Naglalaman din ang mga kwento sa social media ng pag-asa at panalangin na sana ay mapansin ni Catherine ang pag-ibig na ipinapakita ni Daniel. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanilang relasyon, umaasa ang ilan na ito ay simula ng isang bagong yugto sa kanilang pag-ibig. Sa kasalukuyan, umiiral ang usap-usapan tungkol sa diumanoy pagpapagawa ni Daniel Padilla ng isang malaking billboard para sa kanyang kasintahan na si Catherine Bernardo. May mga nagsasabing ito ay isang romantisadong hakbang mula kay Daniel, isang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagsisisi sa anumang naging suliranin sa kanilang relasyon. Samantalang may mga taong hindi pabor sa ideya na ito at nagsasabing mas mabuting mag-move on na lang si Daniel. Ayon sa kanila, hindi ito makakatulong sa paghilom ng sugat ng nakaraan at mas makabubuting hayaan na lang si Catherine na magpatuloy ng kanyang buhay ng tahimik. Hindi rin nagkakatugma ang mga opinyon hinggil sa pagiging totoo ng balitang ito. May mga naniniwala na hindi si Daniel ang nagpagawa ng billboard at ito ay simpleng spekulasyon lamang. Sa kabilang banda, may mga solidong tagahanga ni Catherine na naniniwalang totoo ito at nananawagan ng pangalawang pagkakataon para sa kanilang paboritong tambalan. Hindi pa rin malinaw ang dahilan ng hiwalayan ni na Daniel at Catherine, ngunit ayon sa ilang ulat, tila may sakit pa rin daw na nararamdaman si Daniel dahil dito. Ang mga tagahanga ni Catherine ay determinadong ipagtanggol ang kanilang idolo at hindi papayag na masaktan ito muli. Sa kabila ng lahat ng ito, tila walang kumpirmasyon kung sino ba talaga ang nagpagawa ng billboard na ito. Ang letter D na nakamention ay nagbigay lamang ng mas maraming palaisipan sa mga netizens na tila'y nag-aalab na malaman kung sino nga ba si D. Sa kasalukuyan, habang ikaw na nagbabasa ay nagmumula sa iyo ang tanong, sino kaya si letter D na nagpagawa ng billboard para kay Daniel Padilla? Ano ang iyong opinyon? Ibahagi ito sa comment section sa ibaba.